ang photosynthesis ay ang paggawa ng pagkain galing sa carbon dioxide at tubig gamit ang enerhiya ng araw. Ito ay nagaganap sa loob ng dahon ng mga halaman. Sa loob ng dahon ay merong mga maliliit na bagay na tinatawag na chloroplast. Ang chloroplast ay may taglay na pigment na chlorophyll na nagbibigay ng berdeng kulay sa dahon. Ito ang cross-section ng chloroplast. Meron itong inner membrane at outer membrane. Sa loob ng chloroplast ay may mga napakaliit na mga bilog na tinatawag na thylakoid. Ang loob ng thylakoid ay ang thylakoid space. Ang mga pinagpatong-patong ng mga thylakoid ay tinatawag na granum. Pag maraming granum, tinatawag itong grana. Ang mga espasyo naman sa pagitan ng mga grana ay tinatawag na stroma. May dalawang proseso na nangyayari sa photosynthesis. Una ay ang light reaction. Ang pangalan na ito ay dahil kailangan ng ilaw para mangyari ito. Ito ay nagaganap sa grana. Pangalawa ay ang dark reaction. Ito ay nagaganap kahit madilim. Tinatawag din itong Calvin cycle dahil ang unang nakatuklas nito ay si Melvin Calvin noong 1957. Ito ay nangyayari sa stroma. Ihalintulad natin ang paggawa ng halaman ng kanilang pagkain sa pagluluto natin sa kusina. Hindi ba kapag tayo ay nagluluto, kailangan natin ng mga sangkap o ingredients? Ganun din ang photosynthesis. Sa light reaction, ang mga sangkap na kailangan ng halaman ay tubig at enerhiya ng ilaw o light energy na karaniwang galing sa araw. Sa dark reaction o Calvin cycle naman, ang kailangan ng halaman ay carbon dioxide, ATP o adenosine triphosphate, at NADPH o nicotinamide adenine dinucleotide phosphate plus hydrogen. Tingnan natin kung papaano nakakagawa ng pagkain ng mga halaman gamit ang mga sangkap na ito. Unahin natin sa light reaction. Ang light energy ay papasok sa dahon at sa grana ng chlorophyll. Huhulihin ng chlorophyll ang light energy at gagamitin ito para biyakin ang water molecule. Maghihiwalay ang hydrogen at oxygen ng tubig at irerelease ng dahon ng oxygen dahil hindi ito kailangan sa photosynthesis. Ito ang dahilan kung bakit nakakagawa ng oxygen ang mga halaman. Ang hydrogen naman ay didikit sa isang molecule ng NADP para makagawa ng NADPH. Ang hydrogen ay kailangan sa dark reaction at ang NADP ang magdadala dito noon. Hindi lahat ng light energy ay ginagamit sa pagbiyak ng tubig. Meron ding gagamitin sa paggawa ng ATP. Ang ATP ay ginagawa kapag pinaghalo ang ADP o adenosine diphosphate at phosphate. Ang light energy ay gagawa ng bond para dumikit ang ADP at phosphate. At sa bond na ito, may energy na naka-imbak. So imagine nyo na parang glue ang energy sa prosesong ito. Kapag nakagawa na ng NADPH at ATP, dadalhin na sila sa stroma at doon na mangyayari ang dark reaction. Sa dark reaction naman, bibiyakin ang carbon dioxide molecule gamit ang energy na nasa ATP. Ang ATP ay maghihiwalay sa ADP at phosphate at lalabas ang nakaimbak na energy. Ito ang dahilan kung bakit hindi na kailangan ng ilaw ang dark reaction. Dahil nasa ATP na ang energy na kailangan. Ang NADPH naman ay pakakawala ng hydrogen na dala niya. At ang ADP, phosphate at NADP ay babalik naman sa grana para ulitin ang kanilang trabaho. Dahil sa pagkabiyak ng carbon dioxide, may lalabas na carbon at oxygen atoms. Meron ding hydrogen na galing sa NADPH. Ang tatlong klaseng atoms na ito ay magdidikit-dikit para makabuo ng mas malaking molecule na merong 6 na carbon, 12 hydrogen at 6 na oxygen. Ito ang glucose. Ang glucose ay may taglay na maraming energy dahil nasa loob nito ang light energy na ginamit para paandarin ang proseso ng photosynthesis. Ang glucose ay ang pagkain ng halaman. Meron ding sobrang hydrogen at oxygen atoms at sila ay gagawa ng tubig. Ang tubig na ito ay irerelease din ng dahon. I-summarize natin ngayon ang dalawang prosesong diniskas natin. Makikita ito sa tabulated data na ito. Ang raw materials na kailangan sa light dependent ay tubig at light energy.
habang ang light independent naman ay carbon dioxide, NADPH at ATP. Ang produkto naman pagkatapos ng light dependent ay oxygen, NADPH at ATP, habang sa light independent naman ay glucose at tubig. Kung inyong mamamasdan, ang produkto na nagawa sa light-dependent reaction ay siyang kailangan sa light-independent reaction. Kaya, hindi magaganap ang light-independent reaction o dark reaction phase kapag walang light-dependent reaction. Ang lugar naman kung saan nangyayari ang light-dependent reaction, ito ay nangyayari sa grana ng chloroplast, habang ang light-independent naman ay sa stroma ng chloroplast. At pagdating naman sa time of day, parehong daytime nagaganap ang light-dependent at light-independent reactions.